araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspire Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspire Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspire Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas, at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng sulat tronico sa tuklasinatin@yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari din po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o maaari din po kayo mag-iwan ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong himpilang katipunan channel at ang aking sariling bahay sa YouTube, BDT Radio Production. At syempre, nako, ang ating pong mga kababayan na nanonood ngayon ay nais ko lamang pong pasalamatan. Please always like, share, and subscribe ang ating pong YouTube accounts. At syempre, no, mas maganda po kung papanoorin niyo po ng buo ang palatuntunang ito at mag-iwan po kayo ng bakas, ika nga, para naman po alam natin na may napulot po kayo na impormasyon mula sa ating mga nakakapanayam sa himpilang ito at sa palatuntunang ito, syempre. Anyway, ngayon po ay isang hapon na isang oras po tayo na magkakaroon ng talakayan na sigurado ko siksikliglig na impormasyon ng ating makakalap sa ating panauhin ngayong hapong ito. Ang ating pong panauhin ay isang career scientist 1 mula sa National Fisheries Research and Development Institute sa ilalim po ng sangay ng Department of Agriculture. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Casiano H. Koreska Jr. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Koreska! Magandang hapon po, Ma'am Cathy, at magandang hapon po sa ating taga-subaybay at mga nanonood sa ating YouTube channel.
Thank you so much po sa pagpapaunlak na ibinigay niyo po sa akin. At alam ko po napaka-busy niyo pong tao, pero magkagayon man ay pinagbigyan niyo po ako. Isang karangalan po ito para sa akin at sa palatuntunan ng tuklasin natin. Anyway, Dr. Koreska, maganda siguro ibahagi lang natin sa ating mga kababayan. Sino nga ba si Dr. Casiano Koreska Jr.? Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede niyo po akong tawagin Cas. Yung tawag nila sa akin ay si Doc Cas. So, medyo associated siya sa cash, pero wala pa po tayong masyadong cash, no? But pwede namin kayong i-channel sa cash. So, ako po ay Center Chief ng ating DA Biotech Center, Fisheries Biotech Center sa Muñoz, Nueva Ecija. At the same time, tayo po ay officer in charge ng ating Brackish Water Fisheries Research and Development Center sa Lala, Lanao del Norte. So, kami po sa Fisheries Biotech ay nanalagsik sa mga modern biotech and of course, yung mga traditional biotech din po natin. And sa Lala naman po, dun po sa ating Brackish Water, ay nanalaliksik din po tayo doon sa mga commodities natin like sa bangos, alimango, ulang, meron din tayong ulang doon at tinetest natin at mga hipon at iba pang mga high-valued species po na pwede po nating i-culture sa brackish water. Ako, medyo talaga palang ano eh, tungkol sa pangisdaan ang inyong forte, Dr. Cas. Para po sa kapakanan ng ating mga tagapanood, ano po ba itong Fisheries Biotechnology Center o mas kilala bilang FBC? Tayo po ay isa sa mga tatlong center ng DA Biotech Program Office. At tayo po ay naka-institute sa National Fisheries Research and Development Institute o INIFRDI. So tayo po ay magiging lead center ng Department of Agriculture doon po sa ating biotechnologies, especially sa fisheries and aquaculture biotechnologies. At tayo nagsusumikap na maging pangunahing bahagi sa lahat ng mga bagay kaugnay sa bioteknolohiya para sa pangisdaan at mga yamang like sa aquaculture, no? Sa kasalukuyan, ang sentro ay nakatuon sa pagpapaunlad ng ating teknolohiya at pagbabago sa pagpapalakas ng kakayahan ng research for development biotech or biotechnolohiya, mga other related na mga researches, no? At kailangan natin itong ipagkalap sa buong bansa at of course, na magkaroon din ng commercialization itong ating mga biotech product, especially sa fisheries and aquaculture. Doc, curious lang po ako, ilan po ba ang Fisheries Biotechnology Center sa buong bansa? May idea po ba sila? Sa atin po, sa DA po, tayo po ay kasama dito sa biotech program ng Department of Agriculture. So sa pagkakaalam ko, tayo po yung isa lang sa mga centers na sa biotechnology for fisheries biotech. So meron tayong crop biotech na ito ay na-institute sa Philippine Rice Research Institute. And then we have the livestock biotech na ito po ay naka-institute naman siya sa Philippine Carabao Center. At tayo po sa Fisheries Biotech ay dito tayo sa may INIFRDI. At kami pong mga biotech center po ay andun po kami sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Doc, kasi lagi ko pong nakakapanayam ang Department of Science and Technology. So, medyo ang tanong ko lang po, paano o bakit ang inyo pong National Fisheries Research and Development Institute ay nasa ilalim ng Department of Agriculture at hindi nasa ilalim ng Department of Science and Technology? Considering that DOST
is a research and development agency of our government. Dr. Torres. Sa pagpakaalam ko po, ma'am, tayo po sa INIFRDI, tayo po ay research arm ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ano din po natin, partner din po natin ang Department of Science and Technology, PICARD, na kung saan sila po din ang nagpupondo ng ating mga projects. So actually, ang ating governing board ay ang isa po doon ay ang DOST-PICARD. So may complementation po doon sa mga ginagawa po nating mga researches. Okay. Good to know that, no? Medyo syempre 'di ba, sa aming karaniwan na hindi po nasa hanay ng pagsaservisyo sa pamahalaan, mapapaisip ka bakit ba ang daming mga research and development institute sa ating bansa na parang nakahiwalay pa siya at hindi na lang sa iisang agency, di ba? Yun po yung karaniwang naiisip namin kung bakit ganon. Anyway, kayo po dahil itong Fisheries Biotechnology Center na kung saan ay ikaw po yung nangunguna, marami po kayong mga iba't ibang klase o sabi nyo nga kanina, high-valued species na siyang pinag-aaralan nyo. At isa po sa mga proyekto na inyong ginawa o ginagawa ay tungkol dito sa madfish. Una, ano po ba itong madfish at bakit madfish po ang pinili po ninyo? Dr. Koreska? Magandang tanong po yan, ma'am. Actually, ang madfish ay tinatawag po nating dalag sa ating lingwahe, sa Tagalog. And then, sa atin naman sa mga Ilonggo, ang tawag namin doon ay turagsoy o haluan. Or sa other part ng ating bansa, haluan or dado, nga ganun pong tawag. So, ito ay before, marami pa po sa ating mga freshwater po, po ito at marami pa ito sa mga palayan natin, sa mga rivers. So sa ngayon pa unti-unti na lang at ito ay isa sa sabi natin na masarap na isda na galing sa freshwater. So noon kung meron kaming mga survey no, na ginagawa bago natin paanakin itong dalag natin. So ang mga mga lolo't lola, kilalang kilala, ito yung ating dalag. Pero yung ating yung mga bata sa ngayon, na mga millennial, hindi na masyado itong kilala. So, ang ano natin dito na talagang paparamihin natin, no? Actually, I was inspired by this fish kasi yung tatay ko magsasaka. So, sabi ko, paano ba ito paanakin? Kasi before ay nangunguha lang kami dito sa palayan, yung after ng harvest. So, sa ngayon, hindi na siya masyadong makikita. So, we opted to develop the technology, yung ginagamit natin sa pagpapaanak sa laboratory. Meron din kaming in-apply first na commercial kung paano ipapaanak. So, sa ganun, para maparami din po natin ito. So, ang ginawa namin yung mga experiments ay naging effective at nanganak nga po yung ating mga dalag kasi kailangan din natin silang iaralin doon kung paano sila i-induce kung saan ito yung ating pamamaraan kung para makakuha tayo kasi di ba dapat on season yung ating mga isda but with our technology ay napapaanak po natin anytime basta po condition po yung ating mga dalag. So, ito ang mga experiments na ginagawa namin, like, you know, optimize natin. Meron na actually mga commercial na mga hormones na binibenta at pinapaanak na inoptimize at in-apply din po natin dito sa ating dalag. And then, meron din po kaming mga nagawang experiment at mga na-develop na protocol na pwede rin palang paanakin yung ating dalag out of the mga pituitary glands ng ibang isda. So, inoptimize po namin yon at naging successful po ang ating nagiging studies po or nagiging project po dito sa dalag.
Medyo kakaiba, no? kumbaga po sa tao, parang maihahambing ko siya dun sa, ano, yung mga babae na mahirap mag-anak. Diba? Mahirap mag-anak. Yes, po. Parang, ano, yes. Ang tawag doon, Doc? Parang ipapasok mo yung similya through isang proseso ng siyensya. May tawag doon eh, may scientific term doon sa ginagawa ng mga doktor na yon. At yun nga yung sinasabi mo, kumbaga, pagdating sa mad fish, yung parang sa pilitan o induced na spawning ng mad fish, di ba? But obviously... Ma'am, tama po yung word ninyo na sa pilitan. Parang ganun po. Kasi kailangan po nating ipamature kaagad yung mga itlog sa loob ng ating mga inahin or ating mga broodstock na mga isda. Parang ganun po. Oo. But obviously, kaya nyo ginagawa ito at kumbaga naisip nyo dahil nga kumukonti na yung population ng madfish dito sa ating bansa. Kasi, marami tayong mga high value produkto ng isda, 'di ba? Pero dahil nakita niyo na parang ito na lang sa population natin, sa population ng madfish, parang kumukonti na siya kaya nagkaroon kayo ng inkling o yung nako, ito kinakailangan paramihin natin 'to. Magano tayo mag-produce tayo ng mas marami. But usually ba sa pag-aaral ninyo, pag walang tinatawag na induced na spawning ng madfish, gaano ba katagal bago siya mangitlog at ilabas niya yung kanyang mga isda, Doc? Depende po ito, ma'am, sa species din ng isda. Huh? And ang madfish, ayon sa aming pag-aaral, kung nasa wild lang siya or hindi mo gamitan ng induced breeding hormones, so usually, ang nanganganak lang po sila, based lang po dito sa aming observation sa amin, nanganganak lang po sila during rainy season or onset ng rainy season, like mga May or June. Then, hindi na namin masyadong nakita ko sa nagpipik, but sometimes August or September. But using our technique, no, kasi whole year round din pala, pwede nating ma-induce itong ating mga dalag. At kung ma-induce kasi natin, ma'am, nagiging uniform ang kanilang mga sizes. So, kumbaga, uniform ang pag-anak. And then, kung sa wild kasi, syempre yung mortalities at yung number of eggs, number of fingerlings, hindi natutukan, kaya maliit yung ating kuha. However, with this kind of technology, yun nga, nagiging uniform sila, mataas ang ating survival. At dahil sa mataas ang survival natin, available talaga yung ating mga fingerlings para sa mga grow out na tinatawag na po natin. Mm-hmm. So, ibig sabihin talagang mass production. Kayang yes, magparami ng mas mabilis sa maikling panahon at mas sigurado yes, ka dun sa mga laki niya. Kaya pwede talagang ang question ko lang dito, naisip ko lang, nag-export po ba tayo ng madfish o consumption lang talaga natin dito sa ating bansa? Doc? Hindi lang po ako ganun ka, ano ma'am, ka bihasa doon sa export natin. However, isa din ito sa mga potential. May mga data din but i-confirm lang po namin in order for us to be sure kasi sa ibang bansa gustong-gusto din po itong ating mga dalag. So makikita, yun nga po ma'am, sa consumption lang sa atin dito, usually for example sa market, kung bibili po tayo, kailangan mo pang ipagsabihan yung ating mga vendors na pwedeng magbigay sa atin. Kasi usually, it's from the wild talaga ma'am yung itong ating mga dalag. So mahirap na makakuha from time to time, kasi kung aquaculture pinagsabihan, I mean, kung sa aquaculture lang po, medyo mabilis kasi makikita natin kaagad. However, ito, usually kami sa May Muñoz, sa Nueva Ecija, nagtatanong talaga kami sa mga vendors na kung pwede kaming makapag-deliver po sila sa amin ng dalag.
And then ano din po, seasonal din po siya. However, sa ibang lugar po, sa ibang like sa Mindanao, nagpunta kami like sa Cotabato, sa Maguindanao, meron sa may mga market and it costs high price talaga. And even as sa may Science City sa Muñoz, I think around 170 to 200 plus ang per kilo. Ito yung mga per kilo po. So medyo competitive siya in terms ng pricing. And then we have then ng mga products niya like burong dalag na tinatawag natin and it costs also. And may mga narinig din po kami at it's also mataas yung market value niya since 'di ba masarap itong mga buro natin na tinatawag. So ayun, malaking potential siya kung magkaroon tayo ng aquaculture na pwede din nating i-export sa ibang bansa kasi with the characteristic ng meat niya na white, masarap talaga yung flesh niya. Then yung soup na ano niya, yung kanyang mga products na yun ay talagang sabi nga sa mga others na ng mga ano natin matatanda, this soup is good for yung mga bagong panganak na mga mothers. So ito yung pinapainom po sa kanila kasi mataas talaga yung protein nitong ating mga dalag. Ang laki pala ng ika nga natin ay nagagawa pala nito, no? Hindi lang sa kalusugan, yes, kundi sa ekonomiya, diba? So yes, malaki ang magiging ano nito kung magtutuloy-tuloy at magtatagumpay ito. But talking of magtatagumpay, ano ang naging resulta po ng inyong proyekto, Doc Resta? Sa ngayon po, sa tulong ng Department of Agriculture at Biotech Program Office or BPO, ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na napunduhan po nila itong project na ito. And nag-successful po yung ating pagpapaanak or induced breeding program ng ating dalag at nakapagpa-train na rin po tayo ng mga farmers at mga extensionists, yung ating mga B4 technical staff at kung sino pong mga interested na mga stakeholders po natin. And nagkaroon na din po tayo ng project sa Western Visayas at ngayon po nag-extend po tayo sa Davao del Sur regarding dito sa promotion ng fisheries, aquaculture, no, ng mga produce natin. Isa na dito yung ating dalag kasi ino-optimize natin yung hatchery and then naging successful na rin po tayo kasi kailangan po talaga ito para maging sustainable yung production at yung availability at supply ng ating mga fry or fingerlings na pwede nating gawing grow out itong ating mga dalag. So sa ngayon, meron na po tayong mga stakeholders na nabigyan ng free fingerlings and pa-training. So it's for free dito po sa atin sa Fisheries Biotech. And sa tulong din po ng ating mother agency, ang National Fisheries Research and Development Institute or INIFRDI, nagkakaroon po kami ng mga researches like yung mga refinement ng mga optimization sa hatchery at saka sa nursery production para mapataas din po yung ating survival. And then of course, ito yung ating grow out culture. So pinupunduhan po ito ng INIFRDI para po yung technology po natin ay kumbaga shovel ready sa ating mga stakeholders, especially po sa ating mga farmers. Nako, ang ganda nitong inyong proyekto, Dr. Koreska, dahil pero ang tanong ko lang po, Doc, kasi 'di ba sabi mo nga meron na kayong mga ibinahagi na mga free fingerlings sa Western Visayas, Davao del Sur. Well, I know na from Lanao po kayo, no? Tama po ba ako?
Sa ngayon, ma'am, sa ano po ako kami? Sa Nueva Ecija. Ah, Nueva Ecija. Sa Central Luzon State University, sa BIFAR Compound sa Nueva Ecija. Ah, okay. Opo. So, Region 3. So, ang tanong ko lang po is, meron din po ba sa iba't ibang regions o probinsya, like for example, in Region 3, kung saan po mismo nandyan kayo, meron din po ba kayong mga ibinibigay na mga free fingerlings? Kasi nakikita ko po ang tawag dito, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, katulad po ni Regional Director 3, Wilfredo Mangilit Cruz. I don't know if you know him. So, nakikita ko rin po, very active din po siya pagdating din po sa pagde-disseminate sa ating mga fisher folks na kung saan ay nagbibigay din po ng mga free fingerlings. Pero parang ang nakikita ko sa kanya ay mga tilapia at saka bangos naman. But this one is different. This is mudfish, eh, di ba? Meron din po ba kayong mga ibinabahagi din sa Region 3, like for example, or other regions, or any plants, Doc? Yes po, ma'am. Sa initial po namin, kasi may project yung BIFAR na basil or baliksigla sa ilog at lawa. So, may nabigyan na po kami. And of course, Region 3, kasi yun yung aming mother province. And then, sa Iloilo kasi, ma'am, yun yung parang pilot testing po natin. Kasi isa sa mga delicacy din doon or mga commodity, I mean, is itong ating haruan or ang ating dalag. And then we are extending doon sa sinabi ko kanina sa Davao del Sur. Sa ngayon po ay inaayos po namin ang hatchery po doon para makapag-produce din po tayo sa region na po yun. So hopefully we can extend with other regions. Pero yung mga ano kasi natin, yung extent ng ating technology ay napatraining na din po natin yung ating mga kasamahan sa BIFAR, mga technical staff, not even yung sa atin sa BIFAR, but those kung sinong, especially mga farmers na interested nga po dito po sa ating technology. And then marami na din po eh kung maalala po namin yung mga nabigyan po ng mga free beneficiaries. At ito po hanggang ngayon po, ang aming partner kasi doon sa Region 3, yung aming ano doon is yung BIFAR, National Fisheries Technology Center. So kung ano po yung aming product or na-produce na mga fingerlings, sila naman po ang kumukuha for extension. So kung baga, napakasaya kasi may flow yung ating technology. So, yung aming collaborations and partnership with BIFAR. And of course, ang BIFAR talaga yung aming, yung mga product ng technology. Sila po yung mga takers po natin. And very good ang setup kasi we produce out of our research and then they bring the technology to our people. So, yun po sa ngayon. And anytime po, pag may request lang, yun naman ang kagandahan ng induced breeding kasi upon request, dun kami nagpapaspon ng aming mga isda para makontrol din po namin yung excess at saka yung rami ng mga maproduce. So yun yung kagandahan ng ating technology. Mm-hmm. Dagdag na tanong ko lang, Doc Koreska, kailan po nagsimula ang proyektong ito at hanggang kailan po yung matatapos ang project na to? Siyempre, di ba, so research and development, tapos nag-put up na po kayo nung tinatawag na hatchery, nursery production, tapos hanggang sa, syempre, nilalabas nyo na ito ngayon dito sa ating mga beneficiaries, di ba, yung mga fisher folks, yung mga ano, tapos yung timeline po niya, kailan po nagsimula at kailan po matatapos yung project na yan? Doc Oresta. Actually, ma'am, marami pang gagawin sa project na ito. So, we started only for this project last 2018 or 2019. Okay. And, pandemic din po yon. And marami pang gagawin kasi parang ito ay first step pa lang po natin. So, now, we are looking at ng recombinant hormones kasi medyo
mahal din po magbili ng mga hormones sa ibang bansa. So ngayon, ito ang mga niluluto po natin na mga project in terms of biotech, kasi we are developing recombinant hormones para, at ito po ay titingnan din po natin yung efficiency po nila and cost efficient din ba sila, at pwede nating ma-share sa ating mga farmers. Kasi usually ang mga hormones nating ito ay ini-import pa natin galing sa ibang bansa at medyo may kamahalan. And now, the next step that we'll be having sa center, itong recombinant, and then the other one is producing mga post-harvest or mga, we are looking ngayon yung parang fish in a cup na project, kasi naiisip po namin na why not, na bakit sardinas lang palagi, and we are now producing cup noodles or fish soup or soup in a cup to our you know, kasi di ba parang typhoon ano tayo palagi, and then we said, and then now we are developing this kind of mga functional foods out of this commodity to become more sustainable. And then marami pang mga ano, marami pang area for research, and for our long term meron tayong mga roadmaps, including this our post harvest, para magamit din po talaga, kasi we believe talaga na this, through this activity, magiging productive ang ating commodity na dalag para maging sustainable. So we are looking at different aspects, and also we are looking at yung mga medicinal value. So it's more on, you know, exploring more the potential of our dalag. And I could say it will not start only for a span of years or time, but this project is more, you know, sustainable. Dapat natin continue talaga ito. Oo. Nako, ibig sabihin matagal na ano pala to. Hindi lang siya nagsisimula at nagtatapos doon sa pagsasaliksik ninyo na paramihin itong Madfish. Ibig sabihin kasama din pala yung mga value added, kasama yung medicinal value ng pag-aaral from the Madfish, at yung sabi ko nga yung value added, yung kung ano pa yung pwede mong ano, pwedeng soup in a cup, considering na siyempre tayo, 'di ba, ang bansang Pilipinas nasa 20 mahigit ang dumarating na bagyo sa atin, and yun nga madalas binabaha, lalo na sa Region 3. I'm sure kahit kamakailan may dumating na bagyo, at talaga namang maraming naapektuhan ng mga tawag dito nursery o yung mga yung fisheries group natin na umapaw yung tubig, 'di ba? Yung mga fingerlings at yung ibang mga isda ay di mo na malaman, humalo na siya sa tubig baha, 'di ba? May mga ganong sitwasyon. So ang isa pang tanong ko rito, Doc Oresta, ano yung bukod dun sa sinasabi mong mahal yung tinatawag na recombinant hormones na mula pa sa ibang bansa? Ano pa yung ibang mga challenges na hinaharap ninyo sa pag-uusad at patuloy na pagsasaliksik ng pwedeng magawa nitong Madfish na to? Doc Oresta. Siguro sa ngayon, ma'am, ang isa namin talagang mga challenges ay yung funds or pondo para maiusad po natin ang ating mga proyekto or mga projects natin, especially po sa research, kasi ako talaga ay advocate po talaga ako sa research and you know, technology na dapat nating ibigyan pansin para sa ating mga kababayan, kasi kung makikita po natin sa ibang bansa, ang indicator talaga ng kanilang progress is on research and development. So sa atin ay kailangan po natin talagang bigyan ng pansin, kasi kung may pundo, ma'am, mabilis po natin maitawid ang mga kailangan natin gagawin sa mga commodities na kailangan natin i-prioritize. Like for example, sa ngayon, kailangan na nating makipagsabayan sa ibang bansa. Kumbaga,
nahuhuli na po tayo. And with this technology, kasi marami tayong magagaling na mga researchers. So, kailangan lang nila yung playground, tawag ko doon yung playground, yung laboratory to work. And then, kailangan nila yung pondo para ma-implement ng maayos ang ating mga ano. Kasi ang technology andyan eh, ang manpower andyan. So, yung ano lang talaga natin sa ngayon na nakikitaan ko talaga ay yung paano tayo makakakuha ng pondo. So, it's good that with our project proposal ay na-notice ng Department of Agriculture ng Biotechnology Program Office na meron siyang potential. So, kaya po sa aming mga researchers ay talagang nagpuporsige kami kahit ko konting pondo, maging resourceful lang po tayo. So, kailangang maipakita na talagang itong mga technology na ito ay product talaga na ginagawa natin sa research. So, yun po yun, ma'am. And then, with the people naman talaga, I mean, yung mga product natin sa research ay nakakapunta dito po sa ating mga kababayan, especially sa farmers. I totally agree, Dr. Koreska, dahil ang dami po talagang ginawa ng ating mga mananaliksik na nag-contribute, umabot talaga sa taong bayan at pinakinabangan. Kaya ano man yang maging yan man ay sa food and nutrition, maging sa transportation, kahit na anong klase pa na pagsasaliksik yan, Doc. Ako proven ko na maraming umabot o nakinabang dun sa mga pagsasaliksik ninyo, yung R&D na tinatawag. And actually, tama ka na napakaliit kasi ng pondo na inilalaan. In fact, nalaman ko nga sa isang interview ko just the other day. And yesterday, sinabi sa akin na sa ibang bansa raw, 1% of the total government fund, talagang total ah, isang buong taon to, 1% of that total government fund ay talagang inilalaan nila sa R&D. Kaya ganun kabilis ang kanilang research and scientific research and development sa ibang bansa. Hindi katulad dito parang point something, ano, ganun lang yung portion na ibinibigay. So makikita mo talaga, kaya malaking bagay na ang ating mga mambabatas lalo na, kasi syempre ang pondo natin ay inaaprubahan ng ating mga mambabatas eh, sa lower and sa Senate, di po ba? So kinakailangan makita nila ang kahalagahan ng inyong sektor ng pagsasaliksik, yung research and development nga, para buusan kayo talaga ng tulong, di ba, Doc? Kasi sabi mo nga, we already have the human resources. Pero kung wala kang playground, wala kang laboratory to work dun sa ano, sa busyano, kaya nangyayari, merong foreign investors o nakakita na maganda yung research and development na ginagawa mo, babayaran ka na lang, di ba? And it happened even to our inventors, Filipino inventors, marami pong ganyang kwento, Dr. Koreska. And sana makita to dahil at the end of the day, hindi lang naman taong bayan ang makikinabang because ito yung magpapataas ng ekonomiya ng ating... Economic growth. Yes, correct po. At well, anyway, I'm sure na ito ay siguradong yung mga benepisyo at epekto ng ginagawa ninyo para sa teknolohiya at sa mga makikinabang. Siguradong-sigurado ko na talagang positive ito. Pero paano ba magkakaroon ng access ang mga tao sa inyong teknolohiya at kung magkano ito, Dr. Koreska? Sa ngayon po, ma'am, anytime, yung ano namin dito ay dito sa INFRDI, Fisheries Biotech Center dito sa Muñoz, at meron din po tayo sa Western Visayas, kung saan sa BFAR Region 6. So, anytime for request, pwede namin silang turuan kung gusto nilang mag-hatchery or magpapaanak. And then, pwede rin sila kung mga libreng fingerlings po nila, bibisitahin lang po nila at pwede nilang kaming tingnan doon sa aming Facebook account at sa website po natin para ma-reach out po kami.
And then, pwede silang mag-request ng kanilang mga free fingerdings. At sa ngayon, alam po natin yung suporta ng gobyerno. Ito ay binibigay talaga sa ating mga kababayan. At masarap po man paglibre. Di po ba? So, makakakuha po sila ng mga ating mga fry or fingerlings sa ngayon po. Then, for request po sa atin. Then, meron din po tayo doon sa Western Visayas. So, yung center po natin doon, we can, sa BFAR, meron po tayo sa Pototan, Iloilo. Then, we have also in Guimaras. And then, nasa POAS siya sa Guimaras, sa Provincial Agricultural Office. And then, we have also in Provincial Fisheries Office sa Bacolod, sa Negros Occidental. So, sana matuloy-tuloy na yung atin sa Davao del Sur kasi ngayon pinuput up yung ating hatchery. So, ito ay malaki ring intervention kasi sa Mindanao ay alam ko isa sa mga commodities din po nila yung itong ating dalag. And i-add ko lang po ma'am yung sinabi niyo po na yun nga yung ating human resources kasi sa amin po ay talagang nag-aral pa po kami sa ibang bansa. Sa akin po, sa Seoul National University sa South Korea and then sa Japan din po yung research and training natin sa molecular genetics and reproduction sa Okasaki City sa National Institute for Basic Biology kung saan nagpakadalubhasa talaga tayo and talagang inaral po natin at yung mga scientists natin ay kung kailangan at kailangan talaga. So, sa atin, talagang nagtiyaga po tayo at sino pa ba magtulong sa kapwa natin dito na sa ating bansa. And with that, talagang ang training ng mga PhD natin sa ibang bansa ay napaka-intensive. So, yun lang po sana na makita natin na yung effort na to increase tama yun sa economic growth, especially sa pag- uplift ng ating researches in terms of science and technology. Kumbaga, sana through this project or hindi lamang sa amin, no, but with other researchers and scientists ay manotice ito yung ating mga ginagawa para sa bayan. Yun lang po. Anyway, Doc, hindi pa kita bibitawan pero ibigay mo na po natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ang ating katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito po ang inyong lingkod, Cassie Cruz, kasama pa rin si Dr. Casiano Corazca Jr. At pinag-uusapan po natin itong teknolohiya, biotechnology, tungkol dito sa mudfish. Nako, isa sa itatanong ko lang sa iyo bago tayo tuluyang matapos, Dr. Corazca, merong mga tao na nag-aalangan tungkol sa yung teknolohiya, tungkol doon sa induced na spawning ng mudfish, di ba? Ano po ang mensahe mo sa mga taong nagdududa, Dr. Corazca? Actually, ma'am, sa mga ano natin, isabi ko lang sa ating mga kababayan, ito yung mga project natin ay pinag-aralan through science, no? So it's a step-by-step procedure kung saan itong mga ating mga technology ay magpapaunlad ng ating fisheries and aquaculture. So napag-aralan po natin ito and this is for sa atin for our fish consumption, para sa ating alagaan, para sa ating pagkain, sa ating hapagkainan. Ito yung ating ano sa ating mudfish ay yung mapa-increase natin ang production para magkaroon po tayo ng aquaculture. Kumbaga,
potential ng pag-aalaga para makapagkaroon tayo ng harvest, no, na hindi na tayo magdidepend sa wild. Kasi ito naman, ang ating goal dito ay may maikain, no? May mailagay sa ating hapagkainan ang ating mga kababayan. So, with this technology, tayong mga scientists, tayong mga researchers ay dumaan dito sa proseso kung paano natin i-develop ito yung mga technology para ma-share. At ito talaga ay para sa ating mga farmers at ating mga kababayan. Kasi kung saan ngayon, kung maghanap kayo ng ating mga fingerlings, wala talaga tayong makukunan, no? So sa ngayon, ito yung ating technology na anytime we can share, kasi ito ay pondo ng ating gobyerno. So dapat ninyo itong tangkilikin, no? At kung may mga pang-agam-agaman, pwede kayong magmungkahi at magtanong po sa amin. Iba na ngayon yung mga scientists, no? Nalalapit, nilalapit na po namin sa inyo. At masabi ko nga, kung kayo po ay nangangailangan, andito lang po kami. Pwede nyo kami talagang tawagin at bumisita sa ating mga centers or sa ating mga office, at especially sa amin. So I'm very happy na makita kayo, no, na nagbi-visit kayo sa aming office kung mag-inquire kayo regarding with our technology. So happy talaga kami, and this is for you, this is for Filipino people. Ito po yung ating technology, no, na tinatawag local technology, but someday, who knows, it will become more competitive na technology for other countries. And ito ay gawang Pinoy, at talagang bigyan natin ng importansya. And for any queries, yung mga ano ninyo, just visit us, kasi napapag-usapan yun eh. And yung mga haka-haka po ninyo ay mabigyan natin ng linaw. Yun po. Nako, maraming salamat, Dr. Casiano Koreska Jr. At talagang, alam mo, sa totoo lang, napakataas po ng aking paggalang sa mga katulad po ninyong mananaliksik at involved po talaga sa science and technology. Dahil alam ko po na sabi nyo nga ay dumaan talaga kayo sa matinding pagsasanay. Hindi ito basta pagsasanay lang, considering na itong mga bansa na inyong pinuntahan ay isa sa mga nangungunang bansa ngayon sa buong mundo. Can you imagine pagdating sa ekonomiya, pagdating sa space science, pagdating sa agriculture, di ba? In fact, they are also exporters of different products dito sa buong mundo, di ba? At ang inyong kasanayan ay ang pagsusunog po ng inyong kilay para lang maging matagumpay kayo sa pagsasaliksik ay sadyang hindi biro. Tanging Pilipino nga lang daw sa kwento ng ibang mga scientist na nakakausap ko. Pilipino lang daw yung magaling maghanap ng pondo. Kasi yung ibang mga scientist daw at saka mga researchers, gobyerno talaga nila yung naghahanap sa kanila. Pero dito yung mga Pilipino daw natin, yung mga scientist daw natin o researchers ang naghahanap ng pondo, gumagawa ng paraan. Minsan yung ibang mga scientist na kakilala ko, Doc, ang nangyayari ay sila mismo yung nagpupunan, galing sila yung mga balik scientist natin. Kaya talagang ako ang respeto ko, ang paggalang ko po sa inyo ay sadyang mataas, at nawa ay dumami pa po ang mga katulad po ninyo. Huwag po kayong panghinaan ng loob, dahil ang taong bayan, kung patuloy po tayong makikipag-ugnayan sa ganito, may interview po namin kayo at maipaliwanag sa kanila ang inyong ginagawa, sigurado po ako na ang sambayan ng Pilipino ay nasa likuran po ninyo. At ang sambayan ng Pilipino ngayon ang pupukpok doon sa ating mga opisyal ng pamahalaan para kayo ay patuloy na suportahan. Thank you so much po, Dr. Casiano Koreska Jr. Thank you po sa pagkakata. Sana po hindi ito ang una at uli, ha, Doctor? Yes po, ma'am. At maraming salamat po, Ma'am Cathy. And through this, and through your program, ay mai-inspire din po namin yung other scientists at mga researchers, and of course yung ating mga viewers, no? And
siguro ma-inspire din namin yung ating mga mambabatas, yung ating mga heads, na tuunan ng pansin ng ating mga research. Totoo po yung sinabi po ninyo, tayo po ay very resilient in terms po sa paghahanap ng pondo. Like sa other countries, ano tawag ba doon? Dole out ba yung tawag? So they have really set aside funding for research and you know and development. And yun ang katangian ng Pinoy. Nahasa po tayo doon na kailangan maging resilient po tayo at makapaghanap ng pondo. And I hope, yeah, this will not be the last. And you know, for other interviews pa regarding with how we grow, no, as a scientist, as our center, marami kang may ma-share, especially doon po sa aming pinagdaanan bago makapag-succeed dito, not only for the projects, but of course, learning experience in research na ma-share po natin sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Thank you so much po, at ika nga, alam kong marami kayong gustong pasalamatan, Doc. Ibibigay ko ang huling bahaging ito para sa inyo, pero ang pangako po ng tuklasin natin para sa inyo, anytime po na meron po kayong nais na ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi po na nais po ninyong malaman ng ating mga kababayan, kahit mga kasamahan niyo pong mga mananaliksik at sayantista, bukas po ang palatuntunang ito para sa inyo, dahil talaga pong ito ay inilaan po para sa inyo, Doc. Pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng iyong proyekto na nakipagtulungan po sa inyo, yan man ay isang ahensya ng pamahalaan o grupo po ng tao. Nasa inyo po ang huli pagkakataon, Dr. Koreska. Thank you very much po. Of course, sa ating programa na nag-invite po sa amin para ma-promote din po yung aming mga researches. Of course, ang AISA, kung saan nag-communicate po sa amin to promote this MUDFISH technology. Una-una po, I would like to thank po yung ating funding agency, ang Department of Agriculture Biotechnology Program Office, na kung saan binigyan po kami ng seed money na maituwid itong aming research, no? Kahit pandemic, ito po yung aming pinag-abalahan na makapag-produce at makapag-output dito po sa ating projects, and now nafe-feel na po ng ating mga fellow researchers at mga ating mga kababayan na meron na tayong technology ganito. And of course, ang aming mother agency, ang National Fisheries Research and Development Institute, na kung saan pinagkatiwala sa amin ang ganitong research na to. Very supportive ang aming executive director, si Director Lillian Garcia. And of course, ang aming partner, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Freshwater Technology Center sa Muñoz, Nueva Ecija, headed by our Center Chief, Dr. Judicial C. Denting, and our partners sa Mindanao State University na Awan Campus through the Chancellor Elnor Roa, and ang partner po namin na researcher si Dr. Fiona L. Pedroso, and of course our researchers na nag team ng ating MUDFISH team, sina Faith, sina Bert, and mga technician namin sina Dave at mga kasamahan namin, hindi ko na isa, Fisheries Biotech Center. Ito yung sabi ko nga, ito ang mga bagong housemates sa bahay ni Kuya. So sila po yung aming backbone po dito. And of course, ang mga farmers na nag-help sa amin, regional offices sa pagkuha ng mga dalag na ginawa naming experiment. I mean, yung mga pinagkunan doon, sila nag-assist sa amin kasi medyo mahirap, but through research, na ituloy po natin ito. So yun lang po, ma'am, at maraming salamat po sa ating. Siguro may mga na-miss out ako, but I think sa puso namin, malaki ang tulong po ninyo sa amin. Thank you so much po again, Dr. Casiano H. Koreska Jr., ang Career Scientist 1 mula sa National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture. And
Anyway, no, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating panghuling bahagi, sa ating pagpapaalam, gusto ko lang po ipaalam sa atin, meron po tayong pa-contest ang ISA-APO, no, organized by ISA Incorporated in partnership with DA Biotech. Ito po yung Biotech Comics. So, maaari po kayong mag-join, i-download nyo lang po ang mechanics sa bit.ly o bit.ly, bit.ly/biotechcomics2023. Yan po yung comic strip making contest on Pinoy Biotech. So, supportahan po natin yan at yung mga magagaling po dyan gumawa ng comics, nako, mga kwento at drawing na pwede nyo po nga gawin, ay nako, sumali na po kayo dyan, inaanyayahan ko po kayo. Well, napakabilis po ng isang oras at katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, natitiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa, at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipilid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng Pamunuan ng Katipunan Channel, kay Ver Archibido, gayon din sa ating panauhin, na nakasama po natin si Dr. Cassiano Koreska Jr., kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa